Magandang araw po, Dr. Sherry po, Doctor of Physical Therapy. If bago ka pa dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell below para updated ka sa weekly health videos ko na pwedeng makabenefit sa iyo at sa iyong pamilya. Dami po mag-worry pag malaman nila na meron silang scoliosis or ang abnormal curvature ng spine. Ano nga ba ang scoliosis? Delikado ba ito? At ano nga ba ang kailangan mong gawin? Sa videong ito, malalaman mo ang lahat ng iyan. Normally, ang spine po natin ay straight. Pero sa mga tao na may scoliosis, meron po silang abnormal side curvature ng kanilang spine. If ang curve na ito is greater than 10 degrees, ito po ay kinukonsider na natin na scoliosis. Ang scoliosis po ay pinaka-common sa thoracic region. Ito po ang x-ray ng tao na walang scoliosis at ito naman ang x-ray ng tao na merong scoliosis. Ang scoliosis po ay common at mas nakakaapekto ito sa mga bata o sa mga teenagers, pero pwede din ito mangyari sa mga baby at sa mga adults. Kung ikaw ay mayroong isang curve sa iyong spine, ito po ay tinatawag natin na C-curve. Pag dalawang curves naman, ito ay tinatawag natin na S-curve. Pag ang part ng convex side sa curve is nasa right, ito po ay tinatawag natin na dextroscoliosis. At kung ang convex side naman ng curve ay nasa left side mo, ito ay tinatawag natin na level scoliosis. Ang medical terms na to ay importante dahil ito din po ay isang basis sa gamutan ng scoliosis. Ito po ay halimbawa na isang pasyente na may scoliosis. Ang scoliosis po or curve sa iyong spine ay mas evident kung ikaw ay mag-forward flex o tinatawag namin na Adam's Forward Flexion Test. At ito naman ang halimbawa ng x-ray ng pasyente na may scoliosis. Sa x-ray ito, makikita mo na ang convex side ng curve ay nasa right, kaya ito po ay halimbawa ng isang case ng dextroscoliosis. Marami pong causes ng scoliosis, but majority of cases, about 80 to 85% ay kinukonsider natin na idiopathic scoliosis or ibig sabihin, hindi pa talaga ma-determine ang exact cause nito. But among that 80 to 85%, 30% ay may genetic na predisposition at mas common ito sa mga babae. Meron din tayong cases kung saan ang isang baby ay pinanganak na na may scoliosis o tinatawag natin na congenital scoliosis. Pwede din ito mag-develop sa mga pasyente na may varied neuromuscular conditions tulad na lang halimbawa ng cerebral palsy, spinal cord injury at muscular dystrophy kung saan mahina ang muscles ng pasyente. At meron din tayong tinatawag natin na postural or non-structural scoliosis na pwede nating makorek pag mag-laterally deviate ang patient sa kanyang trunk towards sa convex side. Sa tanong po, if ang scoliosis nga ba ay delikado? In general po, hindi delikado ang scoliosis. Ang mga curves na ito ay rarely makakause ng serious na problem. Ang mga bata na diagnosed ng scoliosis ay pwedeng mamuhay ng normal active lives at pwede ding mag-engage into sports. Pero if ang curve naman ay malaki, pwede itong makakause ng heart at lung problem at pwede ding itong maka-impinge sa spinal cord na pwedeng mag-lead sa paralysis. Pero huwag kayong mag-alala kasi ito ay para sa severe cases talaga ng scoliosis at ito ay very seldom or very rare na nangyayari. Usually, babagal po ang paglala or progression ng scoliosis pag ang isang bata or teenager ay mag-reach na ng 14 years old or pag ang lalaki ay 16 years old na. Ang x-ray po sa iyong spine, sa iyong hip at sa iyong fingers ay pwedeng magiging basis or guide para ma-check natin ang level ng skeletal maturity at ang paglala or ang progression ng curve dulot ng scoliosis. Ang scoliosis po in general ay hindi makakause ng back pain, although may occasional discomfort din kayo na pwedeng maramdaman. Ang ibang symptom po ng scoliosis is one shoulder is higher than the other.
Example po, halimbawa ng mga pasyente namin na may scoliosis, mag-complain sila na ang strap ng kanilang bra ay parating mag-go down or mahulog sa isang side. Ito po ay posibleng indikasyon na kayo ay may scoliosis. Ang isang hip mo din po ay mas mataas kaysa sa isa at ang leg mo ay mas longer sa isang side. If ang difference po is greater than 2 cm, pwede po kami makarecommend sa paggamit ng shoe lift para po ma-adjust ang difference sa posture mo. Ang mga bata ay pwedeng i-screen anytime for scoliosis, especially during the growth spurt, which is between 10 to 15 years old. Ang gamutan po natin sa scoliosis is based sa edad mo, ang type ng scoliosis at ang pwedeng paglala or ang progression ng curve mo. Pag mas bata pa ang pasyente upon the diagnosis of scoliosis, usually minomonitor natin yan for at least 6 months at chinecheck natin ang progression or ang paglala ng curve. Para sa mga pasyente na may greater than 20 to 40 degrees of curvature, pwede nating magiging option ang bracing kasi ang bracing po ay makakaiwas sa paglala ng curvature ng iyong spine at ang physical therapy din ay pwedeng makatulong sa inyo. Kung ikaw ay may scoliosis tapos may discomfort ka na nararamdaman sa likod mo, maari po lamang kayo ay magpa-refer sa inyong mga licensed physical therapist para sa specific na evaluation at para sa specific na treatment para sa inyo. For those who have curves greater than 50, sometimes indicated na po talaga ang surgery para dito. Para sa mga adults na diagnosed ng scoliosis, pag wala kayong simptomas nararamdaman, huwag na po kayong mag-alala. Sa halip, gawin mo na lang ang mga practical na tips na ito. Una, ang paggamit po ng heavy backpacks ay hindi po recommended. Dahil pag mabigat ang iyong backpack, may tendency ka na mag-lean ka sa upper trunk mo on one side na pwedeng ikalala ng iyong curve. Kung ikaw ay isang magulang at ang anak mo ay diagnosed ng scoliosis, iwasan po natin ang paggamit ng backpack sa halip. I-encourage po natin ang paggamit ng rolling bags kasi mas spine-friendly po ito sa kanila. Pangalawa, if backpacks lang po ang available sa bahay, ugaliin po natin na dalawang straps talaga ang ilagay natin sa ating shoulder. This way po, evenly distributed ang weight sa iyong spine. Pangatlo, always aim to keep your bags light. Iwan na lang po natin sa bahay or sasakyan ang anumang laman ng bag natin na hindi naman talaga importante. So always aim that the weight of your bag is less than 15% of your body weight. Ika-apat, pwede po kayong gumawa ng strengthening exercises para sa inyong abdominals dahil strong muscles would keep your posture straight and your spine healthy. Ika-lima, always have a good standing posture. If you're standing, always make sure that your ear is in line with your shoulder, your chin is tucked, and then your shoulder is down and back. Ika-anim, have a good sitting posture po. If nakaupo, always make sure and check that your ear is level with your shoulder and your spine is straight. Huwag po tayong mag-slouch kasi it will exacerbate po ang scoliosis nyo. Ikapito, ang pwede mong gawin sa bahay is maglagay ka ng hot compress sa area na may discomfort ka. Pag may hot compress ka, ibalot mo muna ito ng towel before mo ilagay sa skin mo para maiwasan din natin ang burns. Maraming salamat po sa panunood. Sana po ay naliwanagan ko kayo tungkol sa scoliosis. If may katanungan kayo tungkol sa scoliosis, paki-comment lang down below at ako po ay sasagot sa inyo. Sa mga Bisaya, kung naamoy pangutana about sa scoliosis or sa uban na kondisyon na pwede kong makatabang sa inyo, palihog lang kong comment sa ubos kay mutubagid ko sa inyo. Paki-share naman po sa videong ito para mas marami tayong Pilipinong matulungan. This is again, Doc Cherry, stay safe, stay healthy, and God bless you. Hanggang sumuli.